bibigyan kita ng isang task para makatulong sa ating mga naka-quarantine. Ang task mo ay makaisip at makalikha ng stay-at-home challenge o video na makakatulong sa mga nananatili sa kanilang mga bahay. Grabe, thank you, Kuya! Kakamiss na si Kuya. Challenge accepted, Kuya. Since namili kong magtupi kasi gusto ko organize yung cabinet ko, eto naisipan kong magtupi ng jacket. So, ayun. Ganito lang po yung pagtutupi. Una, i-an nyo yung sleeve. Ganon. Gilid. Fold nyo siya. Fold nyo siya. Actually, madami yung techniques ng pagtutupi. Kasi, hindi tayo ni Chon. So, natutunan ko lang dito sa mama ko. Then, ganon. So, ayan. And then, eto naman, t-shirt. Fold lang din sa gilid. Ganon. Tapos, yan yung sleeve. Ganon. So, ito naman. Kung ano yung ginawa nyo dun sa kabila. Ganon lang din. Yun. Size lang. Then, ito, sando. Kasi, since sa maliit lang naman siya, madali lang to. Ganon. Fold lang. Tapos, ano yung sa shoulder natin. Tapos, fold. Tapos, yun na. Since sa maliit lang naman siya. And then, ito, short ko to. So, maliit lang din siya ulit. Kasi nga, short lang. Yun lang. Ito doon. And then, eto, lalagay ko to dito kasi dito talaga ito nakalagay. Mga jacket dito. So, eto mga sando, ganun. So, dito ko lalagay. Sari ko. Tapos, eto naman, t-shirt. So, dito siya sa pambahay na damitan ko. And then, etong short, dito siya sa baba. So, yun lang. Anyway, thank you guys for watching this video and mag-ingat po kayo palagi. God bless you. Habang nasa bahay kayo, maganda ko siguro kung tulungan lang natin yung magulang natin sa paglilinis. Yan, punasan natin yung mga madalas nating hinahawakan. Galiin natin na linisan lagi yung ating mga hinihigan at higit sa lahat. Galiin natin labhan ang ating mga sinusuot. Ano na pag lumalabas tayo para mamalengke at pag may importante tayo pinupuntahan. So dapat diretso agad yan sa labahan. Kasi isa yun sa mga kinakapitan ng virus. So guys, tara, laba tayo. Na ako maglaba. Nagawa ko na yung task mo, Kuya. Sana po makatulong ang advice ko sa inyo. Pagaling maligo, kailangan malinis lagi ang ating pangangatawan. Stay safe, guys. Stay healthy. Stay at home. Ingat, guys. God bless. What's up, Star Knights? Welcome back sa ating TV Radio Channel. Ako si DJ Mark na stang wapua. Gustang kuyawa. Ihatid po namin ngayon, ihatid ko po sa inyo ngayon ang mga issues na dapat nating talakayin para makita din natin ang on the other side of the coin. Una-una, social distancing, pangalawa, home quarantine, at saka panic buying. Diyos ko. Una-una po, naliligtas po tayo ng social distancing sapagkat of course ito na no kasi virus ay from human to human, kaya kung mag-social distancing po tayo ay nakakatipid pa po tayo, ano, walang party-party, pagastos po yun, no, di ba? Panic buying, ay Diyos ko, alam mo na ba natin na ang Department of Agriculture ay pinapahintulutan lahat ng food na papasok po sa ating palengke sapagkat yan po ay mandate sa Interagency Task Force. Kaya huwag tayo mag-panic buying. Yeah! Mga kaibigan, social distancing ay panatilihin, home quarantine, at saka panic buying ay iwasan. Ito po ang makakapintol sa ating lahat ng
pagkalat ng virus. Kaya mga kaibigan, hashtag Ligtas Pilipinas. Let us always look at the other side of the coin. Haha! Babu! So we're all under enhanced quarantine and I'm sure a lot of you guys are really bored at home, so I thought I should come up with a list of things that I've been doing that you guys can probably do, okay? So let's start with number one. Shoot your shot. Hopefully not miss. What are your plans? Count the number of mangoes that you have. Kill some mosquitoes. Count the number of strands there are on your carpet. 1, 2, 3, 4. Talk to the plants. Hi, how are you? You doing okay? It's not good today. Play Uno with yourself. Uno. Clean your hands of alcohol. Tama rin kalokohan, pero seryoso guys, actually ang daming pwede niyong gawin na stuff while you guys are under quarantine. I mean, you guys can read a book, you guys can learn something new, learn a new language, use Duolingo to learn a new language, or parang sobrang daming pwede gawin talaga. So guys, huwag mo sayangin yung oras, do something productive, learn something, help the frontliners, or just find something to do. Like, there's so many things to do talaga. Promise. Tulad ng mga ex-housemates, makakahanap din tayo ng maaari nating magawa sa ating mga tahanan para manatili itong malinis, organisado, at para na rin maiwasan ang lungkot at pagkabagot na dulot ng quarantine. Keep safe and God bless sa inyong lahat.